Amen, Lord. Sabi mo sa katabi mo, yung pala ako. Medyo kikita tatlo lang ko, sabi mo, yung pala ako. Alam ko ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ po, napunta po siya sa gitna ng conversation ng lawyer. Sabi nyo natin lawyer. Lawyer. Lawyer at saka ito pong lawyer na to, kasama niya yung mga Pharisees at saka Sadducees. When Jesus Christ speak with lawyers, ang nangyari, ini-interrogate siya. Amen po ba? Now, these lawyers now, and they represent now the very religious leaders here on this land. Ini-interrogate po si Jesus Christ. Ang unang conversation nila ay, ano ba ang number one commandment? Sabi ng lawyer, to attend eternal life. Ang sabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, you know? With everything in you love Him. Amen. So pagdating mo dun sa category niyo, they never argue. Amen. Amen. Lalo na po yung mga religyoso, di sila mag-argue pagdating sa ganun, okay? Tapos nung number two na, sabi niya, and the second commandment, sabi ni Jesus Christ is, love your neighbor as yourselves. Doon po sila nagkaroon ng argument. Ito pong lawyer na to, gusto niyang ipitin si Jesus. Ang sabi niya, who are my neighbors? Sino yung aking neighbor? Amen po ba? And this morning, brothers and sisters, the neighbor, sinasabi nito, it could be you. It could be the person next to you. Amen? And it could be you. Amen. Amen po ba? And let's continue to read this. Go to Luke 10. Verse 30. Narinig niyo ba yung upgrade sa downgrade? Amen. Okay, mamaya po makikita natin yung difference there. Amen. Luke 10. If you're there, say amen. Amen. Let's start on verse 30. Meron po dalawang place, makikinig po sa preaching kasi kinukuha natin ito sa mga sa panahon natin sa Christmas. There are two places na nabanggit po dito. Amen. Jericho at saka Jerusalem. Amen. Jerusalem is a holy city. Amen. Sabi nga natin, holy city. Holy city. Jericho naman, it is a place of lack. Lugar ng kakulangan. O, para lugar ng kakapusan. Amen. Amen? At saka po itong Jericho, it's full of zigzag Lord. Zigzag sila. At saka yung, mayroon silang mga corner road. Pag sinabi kong corner, may mga intersection. Amen? Yun po yung Jericho. Okay, let's read it now. In chapter 10 of Luke, verse 30, dito nagsimula siya, Jesus answered, he said, a certain man, ang sinagot ni Jesus Christ, who is my neighbor? So, bago siya ng parables. Amen. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. I want you to notice that from Jerusalem to Jericho. Nakarinig na ba kayo ng salitang nasa kama na bumaba pa? Amen. Nakarinig na kayo na ba? Yes. Kumakain na siya sa ibabaw ng lamesa, tinanggal niya yung posisyon niya at doon siya kumain sa ilalim. Amen. Amen po ba? Ito po, Jericho, ay from Jerusalem to Jericho. Ibig po ba? Sounds downgrade. Amen. Ibig po ba? At ito po yung choice niya. Wala pong nagudyok sa kanya. Choice niya. Okay? Na umalis. Amen? Kaya nakalabi dito, went down. Ayaw ko rin sa Bible niyo. Nakalabi niya, went down then? Amen. Went down. Amen? He went down. So you came from promotion. Nasa promotion ka na, bumaba ka sa demotion. Amen. Okay? Went down. Amen? Went down. Marami pong tao ganyan. Went down. Amen mo ba? They went down. Tanda ko namin yung word na yun. Hallelujah. And fell, whoop, among thieves. He went down, consequences of going down, meron pong mga thieves. Amen. Sino po yung hepe ng thieves? Satan. Hear mo ba?
yung po yung kanilang kanilang heaven ng mga thieves. Amen po ba? So somebody is waiting for you. Amen. If you went down. Amen. Which stripped, whoa, ito pong ginawa, stripped him of his clothing. Hindi namin siya ni-strip, he was wounded. Amen. Pagkatapos iniwan. Ito po yung business ni Satan. Pagkatapos na ikaw ay tanggalan ng lahat. Amen? Amen? Tatanggalan na niya ng lahat, then he will left you wounded. Ibig sabihin eh, iniwan niya, pero ang maganda po ito, half dead lang. Amen. May pag-asa ka pa? Yes. Kasi half dead ka. Amen po ba? Meron pang pag-asa. You have still a chance. Why? Because it's only half dead. Amen po ba? And what's this? Amen? And, sabi nito, by chance, sabi mo chance. Ang dahil natin itong first character, a certain priest, Amen. Came down the throne. Nasubukan nyo naman ang nakahandusay na wala na kayong puwersa, wala na kayong lakas, and somebody is approaching you, at sabi mo, salamat, help comes. Salamat, help comes. Pagkatapos na rin kwenta, pakipapalamit tayo. Pagkatapos, bigla pa tayo. Amen. Amen. And when he saw him, he passed by on the other side. Priest, ito, priest. Sabi mo sa katabi mo, priest yan. Ayan yung nag-hallelujah. Ayan yung nagtutulang ng hallelujah. Ayan yung nagtutulang ng let's praise the Lord. Ayan yung nagtutulungan, love thy neighbor as thyself. Sabi ko sa katabi mo, Christian. Priest. Amen po ba? And he passed by on the other side. Then in verse 32. Likewise. Whoa. A Levite. Sino naman itong mga Levite na to? Itong mga Levite na to, sila po yung mga assistant ng priest. Sila nag-iintindi sa church. Sila yung nag-aayos ng order sa church. They are. Ito po yung mga ordered people. May kakilala ba kayong taong masyadong ma-order? Pumasok ka sa bahay niya, naglalakad ka parang pinupunta sa danyay pinagalitan mo. May basahin na na. Amen. Kapag kumakain ka, pagkakainan ka na, hindi ka matapos nililipit na yung kinainan mo. They are very ordered people. Amen po ba? Pag mag-CR ka, pagkatapos mag-CR, papasok sa kata, chichicheck niya, ikaw naman po, hindi mo binunasan yung ano. Meron pa ba, no? Pagkadagta-dagta, sasamin sa iyo. They are the ordered people. May kailangan ba kayong meron? Amen. And arrived at the place. Tumating na naman din. This is the second person, right? Amen. The Levite. He came and looked. Amen. Hanggang tingin lang. Tinulungan mo ba yung kapwa mo? Tinignan mo lang. Then, he passed by on the other side. Amen po ba? Amen. Ito po yung wing ng mga na-aksidente. Minsan po pag na may nakita tayong na-aksidente sa road, marami po sa atin, Maricel, Marites, Maricel, Marisol, Maricar. Mm-hmm. Then they just left that thing or somebody on the road. Amen po ba? Mm-hmm. And what's this? Leader yan. Sabi mo sa katabi mo, yung kanina, Christian. Ito sabi mo sa katabi mo, leader yan. Baka ikaw yan, leader yan. Amen po ba? Leader yan. And pass by the other side. Verse 33. But a certain Samaritan. Oh glory. Outcast. Ang Samaritan po, they don't have fellowship with the Jew. The Jew doesn't like them. Kasi ang tingin ng mga religyoso sa dito sa mga Samaritan, they are sinners. Amen. As he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. Oh, glory.
Amen po ma? Nung nakita niya, naawa siya, nagkaroon siya ng kabag. Anong ginawa niya? I want you to underline verse 34. May mga ginawa po siya. He went in him, bandaged his wounds. Kinamot niya agad yung mga sugat niya na natamo niya sa panggugulpi ng magnanakaw. Pouring, sa ibang translation, pouring is on oil and wine. Yung pong oil and wine ay sa kanya, hindi po doon sa nasugatan. Pouring is on oil and wine. Church, listen to me. It is a big sacrifice if you want to help somebody out from bondage. Amen. Meron po sacrifice ito. Ewan po ba? Ito po yung ginawa ng ating Panginoon, isn't it? Amen. It's on oil. It's on wine. We don't have anything. Hallelujah. We are wounded. Hallelujah. We are half dead. Hallelujah. And Jesus Christ came and He gave us His own oil and His own wine. Hallelujah. And binded our wound. At ito po mong maganda, He set him on His own animal. In other translation, He set him on His own beast. Church, listen. During their time, ang the best po na sasakyan ay, kung hindi kabayo, ay asno, donkey. Amen? Right now, ang pinakamagandang sasakyan ay yung mga limousines. Can I get an amen? They're used for executive. Ang ginawa niya, pagkatapos niyang gamutin, isinakay niya sa kanyang sasakyan. Oh, glory! Hallelujah! And yung, si Jesus Christ po, hallelujah, yung kanyang royalty. Sabi mo royalty? Royalty siya, hallelujah. He gave His royalty to the wounded. And I am one of them. I am one of the wounded. I don't know about you. Amen? I am one of the wounded. Hallelujah. I am one of the half-dead. And Jesus Christ may, hallelujah, may na ako po'y dinagay niya sa kanyang royal. Amen. Royalty na sasakyan. Hallelujah. And brought him to an inn. Amen. Ilan po yung nakita nila ni Bukadnezar nung isa lang si message? Four. Pero sabi ng four, pinagpala ang kapatid. Amen. Pinagpala. Dito po, ang character dito, apat din. Amen. Sino yung una? Priest. The Levites. Samaritan. Ito po yung mga apat. And he brought him to an inn. And took care of him. Amen. Go to verse 35 para makita yung pang-apat. When he departed, this is now the Good Samaritan, he took 2 denarii and gave them to the innkeeper. Sabi mo sa katabi mo, innkeeper. Yan po yung pang-apat na character, the innkeeper. Ang tawag dyan ay yung mga church lovers. Yung mga nagbibigay ng halaga sa Panginoon. Na hallelujah, you are working. In spite na may kulang, nagtatrabaho ka rin. Amen. For the glory of God, in spite na mayroon kang mga pangangailangan sa buhay, nagtatrabaho ka rin. Kasi ang iniwan lang nung Good Samaritan is 2 denarii. Amen. Yung innkeeper, hindi niya sinabi, pag naubos siya, bahala siya sa buhay niya. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. Ang sabi sa kanya, alagaan mo siya. Tignan mo yung katabi mo. Are you one of the innkeeper? Tabi mo. Are you one of the innkeeper? Amen? At sabi sa kanya nung Good Samaritan, take care of him. It is the commandment of the Lord. Naalala niyo kay Peter? Amen? Feed my lambs. Amen? Ang sabi niya, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, feed my lamb. Feed my church. Feed my sheep. Sa ibang mga translation, amen po ba? Amen. Ikaw kapatid, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, naik ka. Meron ito po ang reward. This is the great reward. And whatever more you spend, oh glory, hallelujah, when I come again, I will repay you. Ang sabi mo meron po, anuman na niyong gagawin, hallelujah, huwag mo sasabihin, Lord, ganito, kulang yung ano ko, Lord, wala akong kakayanan, Lord,
hindi ka naman nag-iwan. Sana iniwan mo ako ng 1 billion para makatulong ako sa mga kapwa ko. Sabi ng Panginoon, abunuhan mo muna. Pagbalik ko, ibabalik ko lahat ng iyong mga nagawa. Hallelujah! Can I get an amen? Kaya kung tayo papagayon, mag-pray ka lang na mag-pray. Yung mga sasabihin, nag-pray ako, pastor. Pero, pagpapala. Yung mga pinag-pray ko, napagpapala ako, hindi. May mga prayer warrior na rin yan. Oo, oh, huwag niyo akong tingnan na parang hindi ka naniniwala sa sinabi ko. Amen? Amen? May mga magagawa ng Panginoon na rin yan. Pag-pray ko yung iba, sa akin wala nangyayari. Amen po ba? Church, you are the innkeeper. Amen. Let's pray. Father in heaven, Lord Jesus, thank you for this thing. Thank you for your word, Lord. Let this word expound. And Holy Spirit, teach us. For we know the wisdom from you is greater than the wisdom of man. Sanctify this church. Amen. And thank you, Lord, for you are healing those that are hurt. Thank you, Lord, for your binding the wounds of those that are wounded. And we thank you for this morning. And to those who survived the accident, Lord God. Thank you, Lord, you have a plan. Amen. And we thank you, Lord, no matter how much we are hurt in serving you. Lord, everything that you promises to us are and when they will come to pass. Amen. We thank you, Lord, you are our only hope. You are our only chance. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So we will get para. Okay, now let's start. Doon po sa simula. The man, he went down from Jerusalem to Jericho. Minsan po may mga believer ng church na hindi ka makantil ng kaaway as long as you stay in the holy city. I'm telling you. Minsan nag-experiment kasi tayo eh. We get bored. Amen? And once we get bored, we go down. But there is consequences. There are things waiting for you to come down. Amen, amen po ba? Amen. Amen? Minsan nabuboring tayo sa mga ginagawa natin. Nakakapagod ng maglingkod. Nakakapagod ng ganito na lang lagi. Ang buhay, nakakapagod. This is our reasoning. And sometimes, we go down because of needs. Amen po ba? Nainip tayo. Wala nangyayari. So I need to go down because of needs. Alalahanin natin, when we go down, when we go to Jericho, there are tons of turns. Sa Jericho kasi, it is a place of hula-hula. Ano yung hula-hula? Bahala na. Amen? Minsan po, magpipray tayo, bahala ka na, Lord. Huwag po kayo magpipray ng ganon. Bahala ka na, Lord. Those word the prayers yung wala pong kakilalang Diyos. Kilala niyo yung Panginoon, huwag niyo sabihin sa kanya, bahala ka, Lord. Kasi sabi ng Panginoon, your will be done. Ano yung turun niyo sa akin sa pagpray? Your will be done as it is in. O yun pala, yun ang turun niya eh. Bakit sasabihin mong bahala ka, Lord? Ang sabi niya, your will be done on earth as it is in heaven. So why don't you declare the word of God? Kaya nung prayer sa akin kay Mami, habang nagsasalita yung doktor ng kung ano-ano, I rebuke you in the name of Jesus. I declare healing. I speak forth healing. I speak forth life. I speak forth, O Lord God. Hallelujah, your blessing. I speak forth your protection. I speak forth, O Lord God, because you are the God that hid that thing. I speak forth, O Lord God, you are the God of prosperity. I speak forth, O Lord God, you are the God of peace. Yeah. Why don't you declare those? Huwag mo sabihin, Lord, pagod na ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Bahala ka na. Kumpulin mo, kunin mo. Sino ko nag-pray ng gano'n? Amen po ba? Bahala. Huwag po kayo mag-pray ng bahala ka na. Lord, yung alam po ang tigas ng buko. Hindi siya nakikinig sa amin. Ano ba ang declare ng Panginoon? Hallelujah. Your children and your children's children. Yung po yung promise niya. They will be blessed.
Amen. So don't pray. Bahala na. Amen. He fell among thieves. Ang dami pong magnanakaw. Amen po ba? Alam niyo yung ibang magnanakaw? Meron pong kategory na magnanakaw. There are nice thieves. Matamis magsalita. Banda muli pala. Nanakawa ka. Nanakawa ka ng pagpapala. Nanakawa ka ng halangkuhan. Nanakawa ka kahit ang bagay. Sabi mo sa katabi mo, nanakawa ka na ba? Kapag ang sagot niya sa'yo, hindi pa, walang maganda para sa'yo. Kasi ang diablo po, hindi kanya nanakawan, hallelujah, kung walang maganda sa'yo. The devil will not hurt you and the devil will not even come near you if there's nothing good on you. There's something great on you. That's why you are stripped. Ayun po ba? Ayun pa lang kung magnanakaw is the scripture reader thieves. They will use the word of God to rob you. Salamat po sa kapahimikan nito. Hindi po lahat na nagpapayag ng salita ng Diyos ay parang sa Diyos. Yung iba po, they're using the word of God. Amen po ba? Marami pong testimonyo rito. And yung offering ng church, ginagamit nila sa kanilang buhay. Amen. Hello, matayin niya pa. Amen? Not on faith fellowship. Amen. Amen? Hindi po dito sa church natin. Yung iba po, gagamitin nila yung pera ng church on their own advantage. And they will have even scripture reading. It's more blessed to give than to receive. But they don't give. It's a warning sa mga nag-exhort mo ng tithes and offering. You're exhorting tithes and offering and you yourself is not tithing and not even giving offering. It is a warning. Can I get an amen? Or else you fell in the category of the thieves, scripture reader thieves. At marami din pong magtanakaw talaga na nanakawa ka lang niya of taking advantage of your situation. Sister, ang ganda mo talaga. Ang ganda mo talaga. Alam mo, magpasa ka, magkasama ka, talagang nag-enjoy ako. Pautang tapan. Ang katsura si sister, binuri mo. Kano ba? Magkano ba, bro? Ang sister, naman siguro sa punin mo. Chicken. I will pay you, buy beautiful, ang ganda mo talaga. Hindi na. Sa susunod na magkita kayo, hindi na siya maganda. Bakit na ugali niya, sinisingil niya ako. Kailangan. Bakit na ugali niya? Kala ko maganda siya. Bakit nung sinisingil ko, sinungitan ako? Bakit gano'n na makatagal yung utang mong 3 taon na eh? Ha? Kailangan. Hallelujah. So, ito po yung mga thieves. They will take more than what they give. Ito po yung mga thieves. They will take more than what they give. Amen? Now, ito po strip naman. This is the devil. He will strip you. After robbing you, he will strip you of your dignity. He will strip you of your honor. He will strip you of your standing before the Lord. Ano to? Sasabihin niya, sa dami po ng problema na darating, gagamitin niya mga problema ito to strip you of your dignity before the Lord. Amen. Even your standing before the Lord. He will strip and wounded you. Alam po rin nyo itong church. Sino po rin ito mahilig sa Hollywood? Sa mga actors? Sa actors? Yung buha sa FAMAS. Nandun pa rin FAMAS. Alam mo itong mga artista? Amen? Ang gagaling nila sa mga movie nila, di ba? Ang gagaling nila, meron dyan bida-bida, ang kalaban niya, yung mga drug lords, yung mga gumagamit ng droga, pero sa totoong buhay, siya pa na yung drug dealer. They're just acting. Amen po ba? Meron dyan naman sa Hollywood movie, they portray as a good mother to their children. But in actual lives, they're not. Amen. Meron naman dyan sa movie, actor siya. Actor ang galing-galing niya. Kalaban niya yung mga bad guys. Hallelujah. But in reality, siya pala ay alcoholic. Amen. Can I get an amen?
Gusto niyo ba makakita ng mga best actor at saka best actress? Saan niyo makikita? Sa church. Amen. Sometimes, pagkatotoo po tayo, may mga church members, they were wounded already. How are you, sister? I'm blessed. I'm blessed. Pero, why don't you share? Nasasabi mo, sister, I'm hurting right now. I need somebody to pray for me. Amen. Minsan po, magpakatotoo rin tayo. Hallelujah. Amen po ba? Magpakatotoo tayo na, ang dami kong problema na yun. Punta ka sa, kumuha ka naman pagkakatiwalaan mo. Kumuha ka naman pagkakatiwalaan mo. I'm here this morning to this church to praise God. I have a lot of problem. Ganito ang nangyari, sister. Ikakwento mo sa kanya, please pray for me. Amen po ba? Kasi sometimes ito po ang problema sa mga Kristiyano. Ito ang problema sa mga Kristiyano. Everything, sasabi mo, I'm alright, I'm okay, I am blessed. Pero puno-puno ka pala ng problema. Hallelujah. At pagdating sa bahay, nakabubog ka, umiiyak ka, sisang sulok ka, hindi mo alam ang gagawin mo because you have too much problem. And pagdating mo sa bahay, I bet you cannot even pray. Stop acting. Why don't you approach somebody at sabihin mo pag-pray mo? Kasi ganito ang nararamdaman ko. And sometimes this is the fault of the church. Kasi nga naman, ang nangalagay sa Bible, you need to declare the promises of God. Amen ako dyan. But you need an outlet also. Everything must be balanced out. Amen? Everything must be balanced out. Nang kumuha ka ng mapagkakatiwalaan, nasasabihin mo, sister, mapagkakatiwalaan pa kita. Ano yun? Kaisa pa kita. Oo, huwag mo kayo mamarites, ha? Ito ang problema. Baka mamaya malaman na buong church yung problema mo. Hallelujah. Because I trust you. Then don't even. Huwag mong sisirain yung pagtitiwala ko sa iyo. Kung yung malit na bagay yan, nag-link, hallelujah, now I know who you are. You cannot be trusted. And don't even call me sister or brother. Can I get an amen? Misa po may mga problema ang church. Hallelujah. But when you call them, you approach them. How are you, sis? How are you, bro? We're fine. We're blessed. But they have problems. Amen. Na kailangan nila. Minsan may mga problema po nakakayanin natin. Tandaan po natin ito. Man does not live by bread alone. Amen. Hallelujah. But every word that proceeded from the mouth of God, and you need somebody to inspire you with the word of God. Hallelujah. You cannot do it by yourself. Hallelujah. Even Jesus Christ, he couldn't do it by himself. He asked help from the Father. He asked the Holy Spirit. Hallelujah. He can do it by himself. Why not? But he is not that way. Amen. Kailangan po natin ang brothers and sisters fellowship. Amen. Huwag mong susuluhin ang problema mo. Minsan pa kasi susuluhin. Ano nangyayari pag sinosolo mo? You will be included to the man that was wounded and stripped. Amen. You're going there. Amen. Can I get an amen? Amen. Hallelujah. At ito ngayon, dito po sa church, wala pong actor dito sa actress. Amen. All of us are believers of God. Amen. Pastor, I thought church is a hospital. Kaya nga, kaya nga baka pag magpunta ka sa ospital, ano ba mayroon sa ospital? Mga may sakit. Come on. Wala. Wait. Kapag tatanungin ng doctor, kumusta ka? Ba't ka nagpa-confine? I'm fine, doc. I'm fine. Ba't ka magpunta sa ospital? Don't you know the church is an hospital? Tignan mo yung katabi mo, may problema yan. Hallelujah. Merong bagay na dapat tipuhin ng Panginoon dyan. Hindi siya nagpunta dito sa church na nakaganon lang. Hallelujah! Amen! Mayroong dinadala yan. Mayroong pinapasan yan. At yan kapatid niya, kailangan niya ng panalangin, kailangan niya ng touch, kailangan niya ng somebody would uplift his or her spirit. The hospital is full of sick people. So is the church. Amen. Kaya nga, dito po sa church, pag may nagpunta rito na nagpuri sa Panginoon, huwag mo istorbo yun pag nagpupuri siya. Huwag mo istorbuhin, huwag mo sabihin, tingnan mo ito, ang lakas ng kasi ko ng hallelujah, nadidistract ako. Nagpunta ka rito para hindi magpuri. Nagpunta ka rito para pumuna. Amen. Why don't you praise the Lord? Hallelujah. The way, hallelujah, na gusto ng Panginoon.
Hallelujah. Amen po ba? When you praise God, you praise God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with everything you got, you praise Him. Because God is good. And His mercy is good forever. Sabi mo sa katabi mo, mind your own thing. Basta, nakaka-distract yung katabi ko. Bakit? Nagpunta na ito sa church mo. Ang sarang-sarang na ramon. Ayoko yung perfume niya. Bakit? Mumurachi. Pati pa ba naman yung perfume niya? Papakialaman mo. Yan po ba? So, pag nagpunta ka rito sa church, mind your own thing. I just came to praise the Lord. Amen. I said, I just came to praise the Lord. Start crying. Alam mo ito, may maganda dito. He was left half dead. Sabi mo nga, half dead. So may naiwan. Church, listen to me. So may naiwan. Amen. May naiwan pa. Half dead lang siya. Stop crying on what you lost. But you better be thankful on what you left. Amen. Ulitin ko ha. Huwag kang nawa-nawa at huwag kang maghulok-lok sa isang tabi dahil sa mga nawala mo. Hallelujah! Magpasalamat ka kasi mayroon pang naiwan sa iyo. Magpasalamat ka kung ano yung naiwan. Use it! Kung ano yung naiwan, magpasalamat ka sa Panginoon. Because God is a God of restoration. Everything will be restored into your life if you know how to thank God. Lahat ibabalik ng Panginoon. Basta marunong ka magpasalamat. Tingnan mo yung widow. Ano yung naiwan sa kanya? Hallelujah, ang naiwan sa kanya, kakapiranggit! Kakapiranggit na alina at gapatak na mantika. Yun ang naiwan. Ano ang sabi niya kay Elijah? Don't you know I'm gathering sticks because I need to cook what remaining on us and after that, we're ready to die. At sabi ni Elijah, not so. Not so. Hallelujah, unahin mo ako. Why don't you give me first? Hallelujah. And sabi ng widow, I will give you first. Yes, unahin mo ako. Sabi ni Elijah, unahin mo. And you will be living, amen, with abundance. Amen. Ibig sabihin po ng abundance kasi hindi yung naliligo ka na sa laki. Ang ibig sabihin ng abundance, nabubuhay ka ng mapayapa, nabubuhay ka ng maayos, hallelujah. Lahat na mimit sa iyong buhay, may mga bagay na dapat alisin sa atin ng Panginoon kasi yung mga bagay na yan ang dahilan para tayo yumaman. Pero ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. There is, hallelujah, consistency sa kanyang salita. Hallelujah. If you know to appreciate God in small things, He will give you big things. Amen. And if you know how to appreciate God with big things, He will give you bigger things. Amen. At nung inuna niya, si Elijah, ano nangyari? Read your scripture. They live many days. Amen. Why? Because God is a God of restoration. Okay, tandaan niyo itong quote na to. Never mind what you lost, but be appreciated in what you left. Kung ano man yung nawala mo, never mind. What was left, be appreciated. Be appreciated of what was left. Kung ano yung naiwan. Amen po ba? So stop crying. Stop crying. Amen? Stop crying. At huwag tayong iyak ng iyak na sabihin natin, Pastor, yung negosyo po na wala, pinagnatawan ako ng mga impiyaman ko. Pastor, anong gagawin ko? Sister, you better check. Check the word. Minsan po, we don't understand God in this present time because we don't know how to look at the future. May nakausap na ako ngayon. Lingkod ng Panginoon. Kilala niyo siya. Ano siya? Yung isang paa niyang audio. Pero magaling siya sa music. Amen? At nilait siya one time. Kausap ko siya noong Tuesday. He was here. Kausap ko siya Tuesday. Nilait siya ng isang man of God. Na sinabi sa kanya, Bro, pungay, pagpipray kita. Bakit? Pagpapantayin natin yung paa mo. Ang pastor. Amen. So, nag-pray sila. Pastor, pinagpawisan na siya kapag hapon. Sabi nung patumayo ka, ganun pa rin pa rin ako. Hindi pa rin pantay yung paa ko. Nagtanong siya sa akin, bakit pastor, ganun pa?
Anong reason? Gusto mong malaman ko ang reason? Sabi ko, ang Panginoon kasi ang ibibigay niya sa atin yung pinakamaganda. Because you are so talented with music, you know how to play everything. Keyboard, drums, electric guitars, bass guitar, name it, you know how to do it. Kung pantay ang paa mo, bakit hindi ko magalit ni Lord? Baka nandutong ka sa mga beer house, sa mga patay city at ilaw, at ikaw ay pupunta sa impyerno. So, it's better for you to lose one leg than your soul. At tinignan ko rin yung kabutihan, hindi yung rason. Never compare yourselves to others. Bakit mas maputi siya sa akin? Bakit? Pati pa ba na may pagputi niya? May question mo sa akin. Hindi po ba? Ano ako? Masasagot ko lahat? Amen? Eh, yung iba naman, bakit? Pastor, matino naman akong babae, mabait naman akong babae, hindi ako nakapag-asawa. Bakit, Pastor? Baka pag nagkasawa ka, wala ka ng time kay Lord. O kaya, pag mag-asawa ka, pag nanganak ka, nang una pa lang, mamatay ka. There are many reasons. But I am telling you, God is always giving you the best. Never go down. Sabi mo sa kanila, huwag ka nang aalis. Nasa kama ka na, huwag ka nang bababa para matulog sa sahig. Amen po ba? And sometimes, because of those things that is happening in our life, we question God. Once you question God, you are in great danger. Bakit ka mo, papasok ang kaaway, the interrogators will come, the instigators will come. At sasabi sa'yo, kawawa ka naman, napag-iwara ka naman, kawawa ka naman, the interrogators will come. Hallelujah. Now, ito ngayon. Sinito mong tao ito'y nasa accident. Ginumpi siya ng kaaway, stripped, everything, they were stripped. Minsan po nakakita tayo ng aksidente sa kalye. Meron on the spot na mamatay. Meron doon din the spot, buhay pa. You are so blessed, buhay ka pa. Why? You are still half dead. And God, hallelujah, is coming to you for His rescue. Meron siyang rescue. Nasasabihin ng Panginoon, lalapit siya. Minsan po, yung mga tao in-expect natin na tutulong sa atin, yung pala yung butata. Yung mga butata. Amen. Kasi lumapit yung priest. Pak, I heard somebody approaching. I can hear the footstep. Amen. Pagkatapos, papalapit na, malapit na sa kanya, bigla yung narinig, papalayo. Isn't it? It's very disappointing. You are in an emergency. Nasa emergency ka. You have no strength to get out. You are half dead. Hallelujah. Somebody is approaching you na inaakala mo magbibigay ng tulong sa'yo. And one more thing, these are the people who says, hallelujah, God is the healer. Amen mo ba? Pagkatapos, sila yung, they walk away, and sometimes ito po yung ito, ipag-revelation nito, they condemned you. Bakit nangyari sa'yo yan? Kasi, makasalanan ka. It's the consequences of sin. Hallelujah. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. And we don't have in a position to judge somebody. Kung ganyan man ang inabot ng ganyang buhay, mind your own business. Why don't you just pray for the person? Kaya ganyan. Imbis na husgahan mo, kaya nangyari sa'yo yan. Kasi makasalanan ka. Kasi ikaw ay suwail. Ikaw ay palasagot. Ikaw ay ganito. Wala akong magulang na ganun. Ang magulang ko, hindi sinasabihan yung anak, nangyari sa'yo yan kasi ganito ka. Amen. And this is a priest. Isn't it Jesus is amazing? Amen. Kapag question mo si Jesus, amen mo ba? At gusto mong makipagtalo sa kanya, ang ikukwento niya sa'yo, parable. Amen. Pag-iisipin ka niya. Amen mo ba? And the next person is the Levites. Yung mga leader. Yung mga nag-aayos ng church. Ito po yung nag-aayos ng salita ng Diyos, and they know the Word of God. But look at this Levite. Amen po ba? Naalala mo po yung nung nasa lumang reliyon kami. Hallelujah. Ang ate ko may sakit. Ang sakit niya, leukemia. Naubos na po yung niya buhok. Kalbo na yung ate ko. Naubos ko yung buhok kasi kinakain ko ng white blood cell niya. Kinakain niya yung red blood cell. Amen?
So sabi niya, tawagin si pastor. Dinawag yung pastor. Sabi, pastor, mag-pray mo ako kasi meron akong cancer, leukemia, stage 3 ang ating pagkakulit. Sabi niya, nung makita niya yung sitwasyon, parang ito, in-approach niya, nung makita niya yung sitwasyon, lumapit naman yung pastor, lumapit naman, nung makita niya, ay, wala yata ang pagkasa ito. Bigla siya tumuloy. Pastor, mag-pray mo. Bigyan ko parang natin ko. Pag-pray kita, sabi niya, pag-gagaling ka, kalooban ng Diyos. Kung hindi ka gagaling, kalooban din ng Diyos. What kind of word is that? Amen? Ipag-pray kita, kapag dumaling ka, kalooban ng Diyos. Pag ikaw hindi kumaling, kalooban pa rin ng Diyos. This pastor, he doesn't even know whom he is serving. Hindi niya nilala yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Yung Diyos na pinaglilingkuran ko, yung Diyos na pinapahay ko sa inyo, kilala ko. He is a God of miracle. He is a compassionate God. He is a God of mercy. When you ask something in His will, He will give it. He will tell you wait. He will tell you no. He will give it right away. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ask anything in my name. That's the God that I'm serving. Hindi siya hula-hula. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Now, what you lost, tandaan nyo ito ha, what you lost is a destruction. Amen. What was left is your blessing. Amen. What you lost is your destruction. What was left is your blessing. Amen. Ano kung ano pinagdaanan mo, walang problema yun. Amen. Ano kung nagkaroon ka ng screwed life, o nagkaroon ka ng ugly past, o kung ano ba yung mga napagdaanan mo, nabangkrut ka, nabangkarote ka, nasira yung family mo, eh ano, ang mahalaga buhay ka pa. God can still rebuild you. Amen. Amen po ba? Habang ikaw ay buhay at ikaw ay tumatalino sa Panginoon, your only chance is God. Amen. You don't have any other chance. Hallelujah. You don't have any other chance but God. At ito po ang maganda. Dumating mo yung Samaritan. Good Samaritan. Nung nakita niya yung wounded, nakita niya na half naked siya kasi he was sick. Kinuha niya sa kanyang kabayo, horse, or beast, or donkey, yung kanyang sariling oil. Sabi mo sariling oil. At sariling wine. Amen? Hindi niya sinabi doon sa wounded, may dala ka bang oil? Ay, Giselle, may dala ka bang langis? Hindi ganun si Lord. When the Lord will help you, He will not ask you what you have. Amen. He will give what He has. Amen. Oh, hallelujah! Walang pagkakataon ng Panginoon. When God touches you, He will not ask you what you have. Amen. He will give you what He has. Amen po ba? Ibibigay niya yun at ginamot niya. Ang maganda po ito, pagkatapos yung gamotin, isinagay niya sa kanyang sariling horse, or beast, or donkey. Sa ating present time, isinagay niya sa kanyang sariling limousine. Amen. Na royalty lang ang pwedeng sumabay. Bless tayo. Amen po ba? When he came down from the horse, was this. He walked and approached the wounded man. That's Jesus. Amen. Kinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Philippians 2:9. Basta hindi niyo. Ipakiyan ng mga pastor ha. Philippians chapter 2. Verses 8 and 9. That's Jesus. Kinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. And being found in the appearance of man, he humbled. Oh, glory. He humbled himself and became obedient to the point of death. Even the death of the cross. Hallelujah. Nung bumaba siya, hallelujah, nilapitan niya yung wounded man, the stripped man, yung man na ginulpe. Nilapitan niya ng gawin. Don't you know that Jesus Christ, hallelujah, hallelujah, He came from heaven and ascended down on earth in order for you and me. Hallelujah. Para po tayo ay kanyang malapitan, kanyang mahawakan, at sasabihin, what I have, my child, is yours. Hallelujah! Amen po ba? Pagkatapos,
2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ito po, he humbled himself. Don't you know the grace of our Lord Jesus Christ, that even though he was rich, he became poor. Amen. 2 Corinthians 8 9. Para mabasa niya. He humbled himself. Amen. Did you see that, church? You know, the grace, terrible grace. Oh, glory. Hindi niya tinignan yung itsura mo. Hindi niya tinignan nung ikaw ay abundant. Ay, blanty pala to. Sumigang ting ko. Pag kinky ang buhok, parang ita. Ay, kinky, wag na. Hindi na nun, Lord. Amen po ba? Amen? Hindi siya namimili. The grace. You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake, he became poor. Humble yourself. That through his poverty, you might become rich. Ito na pong maganda. Sinikay niya sa sariling bis niya. Dinala niya sa inn. During their time, ang inn po is a place for rich people. Amen. Pag wala ka pong pera noong araw, hindi ka pwede sa inn. Pwede ka lang sa dahon ng saging. Yan ang mga tulog. O kaya yung mga dahon-dahon lang. O kaya lalatagan lang. Dinala niya sa inn. At pagkatapos po sa inn, kumbaga sa panahon natin, dinala niya sa 5-star hotel. I-chinekin niya. At nung i-chinekin niya, nag-iwan siya ng salita. Ano kung sinabi niya? Let's go back. He took out 2 denarii. Bakit 2 denarii? Pangilan si Jesus Christ sa Godhead. Pangalawa. Amen? Meron pa siyang dalawa kasama sa Godhead. Sino? God the Father and the Holy Spirit. Good glory. Amen po ba? He took 2 denarii and gave it to the innkeeper. You are the innkeeper. You are the innkeeper. You're equipped. Ano sabi niya? I will go to my father's house and I will prepare a mansion. Amen po ba? At ang sabi niya, hallelujah, but be of good cheer because I will give you the Holy Spirit. Amen. And God the Father is also Spirit. Hallelujah. At ang sabi niya, take care of Him. Amen. Hallelujah. He is commissioning us, the leader of the church, not only the leader, but every believer, to take care of your neighbor. Amen. I said to take care of your neighbor. Your neighbor mo, take care mo, wag mong imalites. You need to take care of your neighbor. You need to show love. You need to show compassion to your neighbor, even to your enemy. Pray for your enemy. Ewan mo ba yun, di ba kasi, ang hirap kasi ipanalangi ng kaaway eh. Mahirap talaga, naranasan mo yan. Lalo na kapag pinanalangi mo, tapos pag nagkita kayo, kung ano sinasabi sa'yo, pwede mong sabihin, Lord, yung pinag-pray ko, bawiin ko. Sa bahay talaga yan, bahay ko yung, binabahay ko yung Panginoon. And God is not like that. Yeah. Sabi mo sa katabi mo, He left you two things. He left you two things. Take care of Him. Kaya ako yung mga sumusuporta ko sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Pinagpala ko rin. Kasi ang sabi niya, take care of Him. The Him is the church. And whatever more, glory, ano mo nga ilay ko? Whatever more you spend time, you spend money, you spend most of your time for the rebuilding of the church, there is a great reward. Kasi sabi niya, When I come again, oh glory, I will repay you. Ibang klase mag-repay si Lord. Gusto niyo malaman kung paano siya mag-repay? Gusto niyo malaman? Punta ka sa Psalm 103 para makita niya kung paano siya mag-repay. This is how God repays you.
Psalm 103. Let's start in verse 2. This is how God repays you. Tandaan mo ito, Psalm 103. Amen. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano yung benefits niya? Ang sabi ng Panginoon, ang benefits niya, I will give you to Tinawi. If you have the Holy Spirit, if God is for us, who can be against us? Once you get the Lord, wala kang problema. Once you get the Lord, wala kang problema. Sabi ng Panginoon, I will protect you. Amen? I will guide you. I will bless you. I will sanctify you. Lahat ng hawakan mo, pagpapalain mo. Yung promise ng Panginoon. Amen po ba? Go to verse 3. Hallelujah. Who forgives all your iniquities. Pinatawad niya lahat ng ating kasalanan. And who heals. Oh, glory! Who heals all your diseases. Hindi niya pinagaling yung arthritis lang. Hindi lang yung patis yung pinagaling niya. Pinagaling niya from head to toe. Who heals all your sicknesses. Verse 4. Who redeems you? Sabi mo sa katabi mo. Redeem. Pag sinabi mo redeem, tinubos ka niya. Pag tinubos niya ako. Tinubos niya saan? From destruction. Kahit ipag-pray ka ng kapitbahay mo na mamatay ka, hindi ka mamamatay. Because He redeems you. Covered with the blood. Covered with the word. Who redeems your life from destruction. Tapos meron pa, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Can I get an amen for that? Ooh, glory! Amen ba? And in verse 5, hallelujah, who satisfies your mouth. This is prosperity. Who satisfies your mouth with good things. Amen. Yung iba po, anong good things, Pastor? Kinain ko kanina, umaga to you. Kagabi to you. Nung isang araw, daing. Nung nakaraang linggo, daing uli. Good things pa rin yan. Bakit? Nalasahan mo? Hallelujah. Anong lasa ng tuyo? Maalat-alat po. Glory to God. Hallelujah. Nalalasahan mo. It's a big miracle. So that your youth is renewed like the eagles. Ibig sabihin, huwag kang magko-complain. Everything that God had given is good. Punta po kayo sa book of Acts. Sabi doon, lahat daw ng pinag-pray at pinagpapasalamat natin sa Panginoon is sanctified and then good. Wala kang ulam, asin lang, good pa rin yan. Basta mag-pray ka. Hallelujah. Those were sanctified and they are good. Amen. Kasi alam lang natin good yung nakikita ng mata natin. Pag puno-puno yung Pasko na, Pasko na. Puno-puno ba kayo? May lechon? Hamonado di bola? Bola-bola? Marami pong bola doon sa lumesa. Sasabihin ko, may picture naman natin. Post. God is good. Dami naman like ayaw picturean. Dapat yung picturean mo at sasabihin mo, God is good! Alam mo ba? Ang pinipicturean lang natin yung mga hamonado. Hamonado, lechon. I pray this Christmas that God will sanctify every table in your houses. Kahit kumain kayo ng pamantika, hindi kayo maano. Huwag lang sobra. Lahat na sobra may kabayaran. Amen. And you will be renewed like eagles. Sabi mo sa katabi mo, ang dibdib mo bro, ang dibdib mo sis. Sabi mo, ang dibdib mo. Amen po ba?
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Church, if you lost something, amen, never get bitter. But instead, feel better. Amen. If you lost something, never get bitter, but rather feel better. Because something has left out. Alam po ba ninyo, Panginoon, makagagawa siya ng miracle doon po sa mga natitira sa atin. What's this? Nung papakainin niya yung 5,000 na katao, anong hinihingi ni Lord? Meron ba kayong dala-dala dyan? Sabi, merong little boy. Anong dala niya? 5 loaves of bread. At saka 2 fishes. Amen po ba? Ilan yung pakakainin niya? 5,000. Ang ginawa nila, sabi ng Panginoon, bring it over to me. Oh, glory. Bring it over to me. What you have left, bring it over to God. Amen po ba? Kapag ang na-left yung buhay mo, sabi mo, Lord, gamitin mo ako. Habang nabubuhay ako, gamitin mo ako. Panginoon, may boses ako, gamitin mo sa paglilingkod. May talento ako, Panginoon, na binigay mo, gagamitin ko sa iyo, Panginoon. Kung ano yung binigay sa iyo, Panginoon, gamitin mo for His glory. At kapag yung ibinigay sa kanila yung 5 loaves of bread and 2 fishes, ano nangyari? The 5,000 men, nakakain sila at meron pang sumobrang 1,000 basket. Bakit, Pastor, ang daming sobra? Because the God that I am serving is a God of more than enough. Lagi may pasobra siya. Kung ang buhay mo hanggang 70 lang, may pasobra siyang 50, 120. Amen. And I claim that. Because the God that we're serving is the God of more than enough. Anong sabi ng iba? Gusto ko magkabahay ako. Gusto ko magkabahay ako. 2 bedrooms, okay na yun, Pastor. Okay na yun, Lord. Pero pag matapat ka sa Panginoon, yung bahay na hiniling mo, triple laki yung bibigyan. At manlalaki yung mata mo. Nasasabi mo, Panginoon, para sa akin ba to? Siyempre! Bakit yung question mo kasi lang kung paano sa'yo? Take it, grab it, and be thankful. Bago sabi mo, Lord, ang laki ng mahal. Ay. Wala ba kayong stupid yung time? Binigyan ka ni Lord, magpasalamat ka. In everything, give thanks. Amen. Strengthen the things you have left, not on the things you have lost. Amen. Bilin ko ha, dahil tayo yung quotation, anin na. Strengthen the things you have left, not on the things you have lost. Okay, you need to strengthen the things you have left, not on the things you have lost. Half that you meant, pero meron siyang audacity o audacity to wait. Dapat po meron tayong audacity to wait. Half naked siya, half dead, I mean half dead. Pero meron siyang audacity to wait. At inantay niya yung pagtatid ng Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, they shall run and never weary or faint. Amen po ba? Isaiah 40 verse 31. Diba? So, kapatid, matuto kang magkantay. Sabi mo sa katabi mo, help is coming. Ang Panginoon po nangako siya, when He comes for help, He comes always on time. Amen. Hindi yung time mo, time niya. Amen po ba? Kapag nagpadala siya ng help, always on time. Amen. Not on your time. Amen po ba? Napakabata ka pa. Di ba may kantay mo? Batang bata. May kanta din, tama din eh. Yun, di ba? Busy pa lang eh. Gusto lang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Oy, magulos dili ka, paluin kita sa kwe. Busy ka pa lang. Amen po ba? Wala pa. No. Amen po ba? Ano na ako, Pastor, 24 na pwede? Hindi pa rin pwede. Changeable mind pa po yun. Nasa 20s hanggang 30s, their minds are changeable. Maybe 27 hanggang 30 pwede pa. Pero 26, hanggang 20, their minds are changeable. Mahal ka niya ngayon. Pagdating sa kanto, may nakita siya mas maganda. Break tayo.
Amen po ba? Change your mind. Ikaw na ba nagtiwala? Sino na po rito yung DC pala nagkabagay? Tapos mga dalawang taon, tatlong taon, break na kayo. Why? Because people are changeable. Amen. Yung mga edad na ganyan, wala pa sila, hindi pa sila sure. Why don't you enjoy your life with the Lord? Pag naka-30 ka na, pwede na. Huwag naman 40, 30 lang. Amen. Overripe na yun, bro. 30, pwede. Joke lang. Okay. Mga 30 pwede na kasi seryoso na sa utak yan. Mag-iisip. Amen. Pero kapag nasa 20s na, wala yan. Changeable. Amen po ba? I'm teaching you wisdom, church. Kasi kapag napahamak ang anak, ang unang iiyak, magulang. Tandaan niyo yan, pag napahamak ang anak, ang unang iiyak, magulang. Amen. Hindi naman kayo eh. It's your parents that are affected. It's not you. Who wants to have good life? Amen. Magantay ka. Matuto ka magantay. Sabi niyo sa mga kapatid, huwag kang katak. Matuto ka magantay. Amen po ba? Hallelujah. Waiting for somebody, something those who are expecting help, your help are coming on time. Kasi po ang Panginoon, sinabi niya, hallelujah, may inod siya salita, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, I will save you. Pangako niya yun, I will restore you. Amen po, babasahin po niyo yung may prophet Joel, meron po time. Time is included in every restoration of God. Not your time, but His time. There will come a time, sabi niya, when I will stop the glucose from eating your harvest. There will come a time. Kung mabasahin niyo sa Bible, there will come a time. Timing belongs to the Lord. It doesn't belong to us. It belongs to Him. Amen po ba? Now, Jesus came when I had no strength to come to Him. He came. Yung ganyang pagdating, it's a big sacrifice. Yung pagkapagod sa krus ng Kalbaryo, it's a big sacrifice. He did it for you and me. We were wounded, we were split, but His compassion and His mercy bring us together with Him. Hallelujah. Imagine, church, dati nung araw, naisip mo, ang tao para maligtas, tayo yung nagkukumahog na lumapit sa Diyos. Amen. Pakikipagsiksigan tayo para mahawakan natin ang ala natin gagaling tayo. Amen po ba? Pagkatapos itatakwil ka ng mga nasa simbahan sa sabihin siya, makasalanan ka. Ganito yung buhay mo. Pero si Lord, no? Amen. He never gives any condition. In fact, He went down. Amen. He went down for you and me. Amen. Para natin Diyos sa Diyos. He is a compassionate God. So, what we will do in return? What we will do in return? There's only one thing to do. Keep your assignment while waiting. Conclusion ko, keep your assignment while waiting. Summarize. Ano sabi ni si keeper? Take care of him until I come. Amen. Can I get an amen? Take care of him until I come. This is our assignment. Hallelujah! Ano ang assignment natin? Ang assignment natin yung kanyang calling. Hallelujah! Ipagpatuloy natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Purihin po ang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. And we all stand up. Without sacrifice, there is no success. Yung power of love, Pastor, power of love. Without sacrifice, there's no success. Church, listen. Tayo po nasa live stream at sa mga survivor po ng crush sa LDO. I'm telling you, why is it that you are still alive? Amen. During the crush of the accident, you are half dead. There is a reason why. You should be thankful with the Lord, because God has a purpose.
first glory. Sa lahat po ng nanonood sa live streaming na to. Hallelujah. I'm telling you, use it. Use your life for God's glory. There is a reason why you are left half dead. Ibig sabihin, hindi ka natuluyan ng diablo. Because the devil wants you dead, totally dead. Amen. You should have told the devil, devil, you made a big mistake. You should have killed me. Amen. But now I am living by the grace of God. Now I am coming after you in Jesus' name. In Jesus' name. There is a great purpose of God in your life. Never be disappointed. Never compare your life to others. Huwag kang maiingit sa buhay ng iba. You are unique. Unique ka kapatid. And God has something great for you. All you need to do is come to God this morning. Come to God. Come to God. He loves you. He came down from his beast and wounded up our wounds. Then he saddled us for his death and left us in the need. And he said to the innkeeper, take care of him until I come back. And I will repay you everything you lost and have given. What a revelation this morning. There's something left. Meron pong naiwan sa iyo. And God can use it for his glory. So this morning, I want you to worship him. So we know him. Hallelujah. Thank you.
We were the one on the district. On the district. Many enemy. We went down from the holy city to Jericho. Lord, we want to stay in the holy city. We want to stay in your presence of glory. Church, it is our choice to go down. Don't go down. Stay where God calls you to stay. Never give place to the enemy. Lord, if we went down, thank you for your grace, your mercy. We were victimized by the enemy by stripping us dignity, stripping us of our standing before you, strip us of the blessings from you. But Lord, thank you for your compassionate love, for your grace. You went down, hallelujah, and approached us, bind our wounds with your own oil and your own wine. This is grace, Lord. This is grace. We never deserved it, but you have given it to us because you love us so much. And Lord, not only that, we thank you because you left the Holy Spirit on us and the guidance of God the Father, while you were there, sitting at the right hand of the Father, and they're sitting on our behalf, preparing our palace. Never go down again. Praise God for what you have left. God can use what you have left for His glory. And never worry about those things that you have lost. God is a God of restoration. He can restore you. Jesus' name. Papa Nare, shall brother.
deeper na kagaya ko. Gusto niyo ba maging deeper? Kahit somebody, sabi mo, gusto mo maging deeper. Pag sinabi niya, gusto ko, sabi mo, wala kang trasa dito. You need to watch. Amen po ba? You need to watch. Be watchful. Amen. And give that somebody an embrace. Yan ang pag-uwi. Hallelujah. Pray po natin, Jesus.